Kauna-una ang pagkakataon ng pagbisita sa Pilipinas sina Munzara. Laking tuwa nila nang makitang muli si Tadaya nitong nakaraang Biyernes sa Microtel Cabanatuan City. Layunin ng kanilang pagbisita sa Pilipinas ay makilalang mabuti ang nagwaging Miss Heritage 2014 at mabati ang Pilipinas sa pagkakasungkit ng corona sa pangalawang edisyon ng kompetisyon. We came to the Philippines to visit our Queen, Her Majesty, Miss Heritage. We wanted to check on her progress. We wanted to check on the matters that are crucial in her life, personally, socially, so that we really get to understand her as our queen personally, and also to understand the country. That's why we came to Philippines, and also to congratulate Philippines. Ang Miss Heritage pageant ay itinatag noong 2012 sa Zimbabwe upang pagsamasamahin ang mga bansa, relihiyon at mga tao para sa iisang layunin na simulan ang pagbabago sa pamamagitan ng paggamit ng mga ipinamanang tradisyon, pangangalaga sa kultura at pagpapanumbalik ng ganda sa mga antigong lugar na maaaring ipagmalaki ng bansa. Heritage is a reflection of a people in a particular community, society, be it a nation or be it a continent. It goes that far. But we're looking at something that is tangible and intangible heritage. Culturally oriented mostly, like your traditions, the way of life, your sites, there are natural heritage sites that are there, and you could have your monuments. Ayon kay Munzara, ang edukasyon ang pinaka-importanteng sandata upang malaman ng komunidad ang kahalagahan o pakinabang ng heritage sa bansa. The most important thing for heritage is education. You cannot talk about heritage without educating people. So that's a very key sector that we're going to be looking at throughout the whole year with the help of Her Majesty. Kay di nila Munzara na malibot ang ilan sa mga magagandang lugar na maaaring pagdausan ng Miss Heritage sa mga susunod na taon. Dahil ari nila, dito sa bansang Pilipinas nagmula ang isang magandang binibini na magiging daan upang mas lalo pang makilala ang bansa sa buong mundo. And one of the plans is to host Miss Heritage in the Philippines. We do have that in the pipeline. We are currently in discussion with the authorities here, with the government, and would love to host it here. But we'll announce it in due time. Iba naman ang sayang naramdaman ni Tadaya sa pagbisita ni Munzara dahil ito na ang simula ng kanyang tungkulin bilang Miss Heritage 2014. Siyempre sobrang masayang-masaya po dahil po dun sa pagka-crown ko, ngayon po, makikita ko na kung ano yung mga activities na gagawin namin tungkol sa mga heritage matters. Sa dalawang linggong itatagal nila Munzara sa bansa, ay sasamahan ito ni Tadaya sa mga oras na kailangan ang kanyang paglilingkod. Not actually 2 weeks po. May mga araw lang po sigurong kailangan nila ako. Pupuntahan po sila at sasamahan ko po sila. Pero sa ngayon po, yung pag-aaral ko pa rin po ang ipaprioritize ko. Alam po nila, pero yung duty ko po sa kanila as Miss Heritage, kailangan kong i-fulfill yun. Sa darating na Mayo ngayong taon, ay magkakaroon muli ng Miss Filipinas Heritage kung saan ay tumatanggap na ng mga aplikante. Talaga naman pong napakagandang irepresenta ang ating kultura at ang ating tradisyon sa ibang bansa. So, kaya naman sa mga nagagandahang binibini ng Nueva Ecija at sa buong bansa, iniimbitahan ko po kayong mag-send ng inyong application form sa missfilipinas@yahoo.com para sa darating na Miss Filipinas Heritage.